Love doesn't care what language you speak, what color you are, what religion you believe in, what car you drive, or the amount of money in your bank account, because love has no boundaries. Pero paano nga ba kung ang iyong sinisinta ay nasa ibang mundo? Magagawa mo pa bang ipaglaban ito? Samahan niyo ako sa panibago na namang Laya's Adventure na may kasamang kwentuhan. Hello guys! Welcome to my channel! Andito tayo ngayon sa Sitio Balete, Barangay Mambungalon, Mercedes, Camarines Norte. At nasa ilalim tayo ng napakalaking balete tree. Sabi nila, 100 years old na daw ang punong ito. Sa Purok sa East, Barangay Mambungalon, sa bayan ng Mercedes Camarines Norte, ay natagpuan namin ang napakalaking puno ng baleting ito. Ayon sa mga locals dito at sa mismong may-ari ng lupang kinatitirikan nito, tinatayang mahigit 200 taon nang nabubuhay ang punong ito. Sa estimate po, nanay, mga ilang taon na po kaya yan? Ay, sobra na po yan ang daang taon. Kasi po yung lula ko oh, mga ilan na yun ang matay, ang nanay ko namatay 83 na. Ako 71. Tapos yung lula ko, hindi ko alam kung ilang yun na namatay na. So ibig kong sabihin, yung lola niyo pa po, nandiyan na ang puno. Nandiyan na po. Oh. Kung pagmamasdan, maamo at napakatahimik ng balete tree na ito, bukod sa talagang nakamamanghang laki nito. Ayon sa mga residente dito, kinailangan nila ng 43 katao para mapalibutan ang buong katawan ng puno. Maging ang mga sanga sa itaas nito ay halos kasinlaki na ng malalaking puno. Ginagawa na rin itong tambayan at pahingahan ng mga residente. Mayroon ngang naglagay na ng duyan dito. Bahagi na rin ito ng playground ng mga bata kung saan nag-e-enjoy silang akyat panaog sa mga ugat ng puno. At sa itaas daw nito, mayroon silang tambayan. Mayroon ding mga tila lagusan ang mismong katawan ng balete tree. Dito pumapasok ang mga bata at naglalaro. Pwedeng pumasok dito. Parang kuweba siya. Pasok tayo dito sa loob ng katawan ng balete. Ayan. So ito po yung itsura ng loob ng katawan ng balete tree. Medyo padilim. Parang marami maliliit na sanga. Yung mga ugat niya po yan. Ayan. Yung dun sa taas pa. Ayan. Dito sa bahaging ito, dito dumadaan yung mga bata. Papunta daw dun sa kanilang tambayan sa taas. Medyo makitid yung daanan, pero syempre mga bata kasya sila dun. Dun sila dumadaan. Ayun. Dun doon sa taas, meron silang tambayan. Ayun. Hindi natin makita. Ayun. Ganito kalaki ang punong ito. Alaga ng mga residente ang punong ito at katunayan, mayroon daw silang schedule sa paglilinis. Kaya naman wala kang makikitang damo o dumi sa paligid ng balete tree na ito. Pero sa likod ng pagiging tahimik at maamo ng punong ito, mayroon palang mga tago-tagong kwento ang ilang residente dito. At isa na dyan, ang engkantadong kwento ng pag-ibig ni Lola Estrella Pante. Pag-ibig sa magkabilang mundo. Natatawa nga ako pag naaalala ko sa ngayon. Yung po ay nangyari po yun, dalaga pa din ako. Pero talagang dyan na pala galing sila, yung nagsasapi na yun. Doon po ako sa lula ko, nakatira noon nung kagraduate ko ng grade 6, napunta ako sa aking lula, doon ako naglaki na, hingi ako ng lula ko, doon ako sa dait natira, sa Jigulinyan po. Tapos, yung pong isang bisis po na magdating sa akin nga yung pagsapi, dinaan po sa dalaga na po ako, pero
naglalaro pa kami. Mm. Saka yung pinsan ko na si Flor na taga dyan sa Mercedes. Kami ang magkakasama po sa bahay. Pagkatapos, yun po, naglalaro kami ng ano, naglalaro kami ng guma. Hapon na, magdidilim na, sabi nung lola namin, oy, umakyat na kayo at magsaing na kayo. Sabi, gabi na, nandyan pa kayo. Ang sabi ko naman, antay lang po lola at tatapusin namin itong paglalaro namin ng ano, guma. Sabi ko, at nagsisipa kami nung guma. Pero po, yung kalaro ko na pinsan ko, hindi na pala yun ang kalaro na ang tingin ko sa kanya. At yung binata nga na yun na nagdaan na, yun na po ang nagsasabi sa akin. Ano, apat na lalaking malalakit po ang humahawak sa akin. Nang magalimas-masan po ako nung umaga na, mga ano yan, latay ko dyan sa mga hawak nila kasi talagang hinahawakan ako at sabi nga ay talagang malakas daw ako sa boss, nag-aawit pa daw ako, sabi nga nun. Wala nga ako sa sarili, hindi ko alam yung mga ginagawa ko na yun. Pag nagalimas na sana naman po ako, balik man po yung dating isip ko. Sila na lang po ang nagkwikwento ng mga ginagawa ko. Pero po sa akin, ang nararamdaman ko po pag ganyang natapos na, halimbawa baga ano, parang ini-imagine ko din na may kalungkutan, may masaya kasi mantakin mo po na inaalok ako noon na doon na daw ako tumira sa kanila kasi nga inasawa na ako niya. Ay, ang dami pong inaalok sa aking mga kayamanan na halos po yung mga pinggan namin, puro ginto, yung mga ano po, yung basta kubyertos. Nakita niyo po? Opo, nakita ko po. Tao po siya, pugi po siya. Ang apelido niya po ay pang-Muslim. Ang ano baga mo apelyido, nakalim po sa kanila iba ang bilang ng araw at ang taon. Ang isang araw po sa kanila mga 10 taon na yan. Kaya po pag nagsapi po siya sa akin, wala man po kami, hindi man po sabihin na nagkaanak ako, hindi ko lang alam kasi kung tulog baga, hindi ko man alam kung nakipagsiping siya sa akin. Pero po, yun ang ano na mag-asawa kami. Yung bahay niya, pagkaganda-ganda talaga. Kung mansyon, baga mansyon. Mas mahigit pa nga ng mansyon, palasyo yata yun eh. Oh, kasi may mga bantay, may mga ano. Nakita ko po yan. Pag ako po ay sinasaniban, yun po ang nakikita, naaano ko na... Katulad po, nung pag nagsasalita ako na sila ang nakikinig sa akin, na pinapanood lang nila ako. Yung ano namin, misa dyan, may putol dito sa gitna baga, kung mahabang misa yan, dyan ako dadaan. Pagkatapos yung makarain, hindi sila kakain hanggang hindi pa ako nakakaupo kasama ko yung asawa ko. Parang nga ni Raina, pagkakain na, pag nakakain na baga kami dyan, lahat may mga nagsiserve sa amin. Parang nga ni Raina yung sitwasyon ko doon. Ano klase po yung pagkain nila? Ay, ang mga pagkain po nila, mga pagkain naman na kinakain natin. Pero may isa nga doon na sinasabi nila na huwag kang kakain ito. Parang pag nasabi kong uuwi na ako, iyan, parang nabalik na yung ano ko. Ano po sabi niya sa'yo? Pag nagsabi pa kong uuwi na ako sa amin kasi ayaw ko mang kako mag-ano at may nag-aalala mang kako sa akin, yung pamilya ko. Sabi ko, alam mo naman kako na may pamilya baga ako pero gusto mo talagang asawahin ako kasi yung asawa daw niya, ang mukha ay ako. Kaya yun ang pinilit niya na maging ano ako doon, maging asawa niya ako noon. Pagkatapos po, pag nagsabi na akong uuwi na, wala na po. Parang baliwala lang yung nangyari. Parang bagang panaginip. Pero parang ang tagal pong nangyari noon. Matagal po at ano, na dalaga pa ako nga nagsimula. Doon sa lola ko. Pero para lang po bagang yung dugtong-dugtong na lang na kwento ng ano. Parang panaginip yung pinaka lang. Aminado si Lola Estrella na magkahalong panghihinayang at lungkot ang kanyang naramdaman nang magdesisyon na silang maghiwalay. Pero para sa kanya, tama lamang ang kanyang naging desisyon na piliin ang kanyang pamilya. Dahil batid niya umano na hindi talaga iyon ang mundong para sa kanya. Ang pinakahuli po namin pagkikita, yun ng
ano, yung nagkaroon na ng hindi magandang ano, at kasi nga yung ipinag ano ako ng ano asawa ko na sabi ay ipagamot nga. So ayun, sabi ay hindi na niya ako maano, hindi na niya ako makikialam sa iyo kasi ayaw ko naman na yung katawan mo ay maano daw magkaroon ng kumbaga sa ano epekto doon sa mga ano niya. Ay di, sabi ganyan, nag-usap man kami, naarga to, mahiwalay na kami, hindi na ako pakikialaman niya, pero ang sabi niya, kahit man na niya tayo magkahiwalay, palagi ko pa rin naalalahanin, palagi pa rin kitang titingnan-tingnan, sabi ganyan, para bagan yung namatay na nagpapaalaala na, nandyan lang siya, parang umaali-aligid lang. Nalungkot po kayo doon yung nagpaalaman na kayo? Ay, nalungkot po kasi nga, sabi ko, hindi po sa pag-ano bagay yung, ano bagang gusto kong sabihin, yung parang nangihinayang ako doon sa anong yun na naranasan ko. Kasi nga dito sa buhay, totoong buhay ko, talagang mahirap man kami. Parang bagang nanghinayang ako doon sa mga alok niya yun na mayaman ka, ganun ang sitwasyon mo doon. Sabi may malaki akong dalawang alagang pusa, halos nasa kama lang ako, hindi ako nagtatrabaho. Ganun po, kaya pinanghinayangan ko sa loob ko lang, pero hindi naman talagang totoong nang hinayang ako doon kasi ang pinanghinayang ko, kung mapalayo na nga ako sa aking pamilya, kawawa ka po. Tsaka ibang mundo po yun. Opo, ibang, hindi ko naman kako alam yung mundo nila kung paano ang ano. Sa kabila ng pangako, nababantayan pa rin siya nito matapos silang maghiwalay, ay hindi na muling nagparamdam kay Nanay Estrella ang engkanto. Ayon kay Lola Estrella, hindi raw tirahan ng mga engkantong sumapi sa kanya ang puno ng baleting ito. Sa halip, daanan at bakasyonan lamang umano ito. Ganito rin ang sabi ng isang residente. Ayon sa kanya, sa puno raw ng balete, nagbabakasyon ang sumapi rin sa kanya noon. Sabi raw ako na kung saan-saan ako na masyal. Tapos dito lang na dito sila na bakasyon yung mas masapit sa akin. Napunta ka daw po dito? Mga many years ago na po yun. Maraming taon na po nakakalipas. Marami na po mga kasi maraming magkasawa po kung anak ako. Wala na rin siya. Sa ngayon ay wala na umanong mga nagaganap na insidente ng pagsapi sa ilang taon ang nagdaan. Pinabulaanan din nila ang mga kwento na mayroon daw na taong namatay matapos na magtangkang magmina sa puno. Ayon sa mga residente, tahimik silang namumuhay ngayon kasama araw-araw ang napakalaking century-old balete tree na ito. Ayon kay Lola Estrella, marami ang nagkaka-interes sa lupa at sa puno, pero wala raw plano ang kanilang pamilya na ibenta ito. Mayroon na ring panukala na gawin ito bilang isang tourist destination. Para sa mas marami pang layas adventures na may kasamang kwentuhan, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching!